Good day to each and everyone. So ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano mag-update ng PDIS or tinatawag na Professional Development Information System. Okay? So ang una nito is, meron kayong marireceive na email po galing sa inbox po ninyo. Ito yung procedure po mismo. So may mga step-by-step procedure po yan. Yung step 6. So, susundan natin to. So, una, so, i-click daw itong link na ito. Itong pdis.gov.ph password reset. So, once pag-click natin yan, so, mapupunta tayo dito sa ito yung dashboard na ito. Okay? Sa PDIS na ito. And then, enter daw natin yung email natin dyan. Okay? So, yung email natin dyan, ito yung email address natin. So, ended. So, for example, yun yung email address ko. Which, okay. Tapos, send. Okay, so, hintay lang natin. So, meron dyan nakalagay na balik ko sa inbox. Ito na. May notification tayong marireceive kasi dyan. Once I click yung send password receipt link. So, ito na yun. So, hello, receipt password. Ito yung link. So, ito. Click natin. So, ito yung email ko and then you will create the new password kung gusto po ninyo. So, ako na po ang gagawa. Okay, so change password. So, hintayin lang po natin. So, ito yung dashboard ko. No? Ito na yun. So, as you can see, ito na yung create profile dashboard ng PDIS ko po. So, ito na. So, itong 1 to 5 po pala. So, once pinag-create natin, ito na yung after natin na maklik itong ito mismo. Diba? Ito yung unang pinag-click natin, ginawa natin. Yung number 1 na to. Itong 1 to 5 in short. So, ito na yung kanina na ginawa natin na after natin mag-click ng mga dashboard na yan and try tayo or nag-enter tayo ng email po natin. So, tapos click natin yan. Tapos mag-direct tayo. Mag-create ng new password and then mayroon tayong notification na marireceive sa inbox natin sa repeat email. Okay? And then, after na natin makapag update, so yung number 6 na po, meron dito yung tinatawag na congratulations na po kasi nakapag-successful na tayo yung nakapag-update ng password natin. So, and then, kailan na lang daw natin i-update yung PDIS profile. After completing all the necessary files, we'll be able to use the features of the PDIS. Ito na yun. So, ito na yun. Ang ganda, no? So, kailangan daw na ilagay natin yung mga details na natin dito. So, okay. Ang ganda. So, meron na tayong profile with you sa PDIS. Ito na yun. So, yung number natin sa NEAP, insert natin dyan kasi kailangan yung mga details. Ayan. Yung ano natin, designation natin dito. Ilalagay ito yung number, planting yung wow, ang galing ay, PRC number, complete, ano? Wow, pati-pati yung education natin yun. So, ang dami pala. So, ito na yun guys. Kung paano po i-update yung sa PDIS niya po. So, later on, I will update ito step by step and then click natin yung I agree and submit. So, after natin ma-update yung profile po natin sa Professional Development Information System. So, ito yung home. So, dito makikita kung saan tayo nagtuturo. Okay, so itong PDIS na ito is in a partnership with the NEAP, the National Educators Academy of the Philippines, will utilize this information system which will store, track, monitor, and analyze the participation of teachers in school leadership learning and development programs, courses, and other professional development or the PD interventions.
The PDIS will also be used for validating participation to activities as a requirement for career progression. So, ito yung mga programs ng NEAP. So, dito makikita natin yung list of courses. So, dito makikita yung mga courses na available na we're in. Dito tayo nating tingnan. So, for example, dito na lang number 1. So, I learn, create, I share. So, tingnan natin nga kung i-view natin. So, yan. Makikita dyan yung the recognition number, course title, the LSP, and the authorized number. So, ito yun. So, makikita din po yun, ha. And then, so, maraming course po ang makikita sa aking dashboard. So, ang dami. Ang dami about sa research, innovation, sa digital learning, and then sa international training. So, ang dami. Upskilling. Ayan. Ano? Ang ganda. So, sa akin, kasi kaka-open ko lang nito, wala pa ako. So, may portfolio ko and then ito. So, blanco pa rin yan, no? So, ito yung mismo. So, sa pwede na magpili ng course. So, kayo din po is pwede na magpili ng course na you want to start. Okay, so, thank you so much and get this po. Okay, so, 1,000 or sorry, 104 entries. Ang dami. Thank you and bye-bye.